Hi guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa aming CR. Ididemo ko sa inyo yung nabasok kay Dr. Willy Ong na tamang paliligo para kuminis ang ating balat. So, kung kayo ay nakapalo sa kanyang FB page, marahil nabasa nyo na ito. So, eto siya. Ayan. Ayan yung mga step. Wait, ayan. Kay Dr. Willy Ong to. Sabi niya rito, tamang pagligo para kuminis ang balat. Payo ni Dr. Willy Ong. Ito yung sabi niya. Basahin ko sa inyo yung unang salita niya doon. Sabi niya, I know kay Dr. Katigo, isang dermatologist sa Manila Doctor's Hospital, may tama palang paraan ng pagligo. Kailangan daw natin itong sundin. Ako kasi pag naliligo ako, para-para na lang, basta makapagsabon, mali pala yun. So eto, nabasa ko na ito kanina, ang sabi niya rito, kasi kung babasahin na ito isa-isa, medyo mahaba kasi sampu ito. So ididemo ko na lang sa inyo. Tara na, maligo na tayo. Samahan niyo ako sa tamang paliligo para kuminis ang ating balat. Una, bubuksan siyempre natin yung shower natin. Ayan. Ayan, bukas na yung aking shower. Nakita niyo, nababasa pati buhok ko. Ang gagamitin natin sa sabon is Dove. Ang sabi ni, ayan, Dove yan. Ang sabi ni Dr. Willy Ong doon sa kanyang bilangget na sampu. Kailangan daw kung pipili ka ng sabon, yung mild soap lang, unscented, hanggat maaari unscented. Meron siya binagit na ivory doon siya, Dove. Sakto, Dove naman talaga yung gamit sa bahay namin. And, kailangan is 7 minuto lang yung ating pagsasabon sa ating balat kasi nakakapangit pala yun. So, tara na. Unahin ko siyempre ang aking mukha. Sasabunan ko na siya ng Dove. Mukha muna. Ayan. So ako kapag sa mukha, kalimitan talaga, 1 to 2 minutes lang. Hindi ako nagtatagal ng pagsabon sa mukha ko. Sabunan na rin natin yung ating katawan. Ayan. Alam niyo, kapag ako naliligo, wala talaga akong saprot sa katawan. Ngayon lang ako nag-iwan ng bra kasi nga, baka makita niyo ang aking jogs. Ayan. Kailangan natin itong linisin. Wait lang ha, sabunan ko rin yung binti ko. So ayan, kapag nasabunan mo na yung buong katawan mo, silaw ako, babanlawan na natin ito na maigi, tapos mag-shampoo na tayo. Paligo ako na yung katawan ko. Ngayon naman idadakot na tayo sa ating buhok. At sabi ni Dr. Willy Ong, kailangan daw ay basang-basa ang inyong buhok bago tayo mag-shampoo. So, babasahin natin tapos mag-shampoo na tayo. Ang shampoo ko is yung aloe vera. Ayan, aloe vera na aking shampoo. Tara na, tayo mag-shampoo. Basahin muna natin tapos mag-shampoo na tayo. Kapag basang-basa yung buhok mo, kailangan ito tayo ng shampoo. Kahit anong shampoo na hiyan sa inyo, pwede naman. Tapos, konti lang. Kung meron kayong dandruff, gumamit kayo ng mga shampoo na may anti-dandruff. Tapos ito, ginagawa ko naman dito. Tinutubigan ko muna sa shower. Para kumix siya ng tubig. Ayan. Tapos, saka ko siya shampoo sa buhok lang. Tapos sa anit, parang bula na lang yung pinapakot ko. Ganito yung ginagawa ko. Muna. Ayan. Buhok lang muna yung sinashampoo ko. Nakita nyo. Lang. Tapos yung bula, yun lang yung sinashampoo sa anit ko. Ayan, din yan. Tapos minamassage ko lang siya, ganyan lang. Hindi ako nag-scratch ng buhok ko. Dati ng bata ako, ganun ako yun. Kasi bata pa makoto. So, ayan. Tapos nito, hindi ko siya pinapatagal ng bongga. Ayan na. Tapos na yan, babanlawan na natin to. Okay, ayan. Tapos na akong maligo. Ngayon, papasok na tayo sa kwarto namin para ituloy natin yung iba pang step na nakalagay doon sa payo ni Doc Willy Ong. Tada! Nandito na tayo sa aming kwarto at ngayon pagpapatuloy natin yung payo sa atin ni Doc Willy Ong sa tamang paraan ng pagliligo para tayo ay kuminis ang ating balat. So, ang sabi niya rito, maaari naman daw tayong gumamit ng mga astringent, yung mga gumagamit lang ha, yung gusto nila. Ako, toner ang gagamitin ko at yung toner is yung Thayer's. Lilinisin natin to gamit ang bulak. Konti lang, kasi nga dry skin ako, so konti lang talaga ako pag naglinis. And hindi naman ako ma-makeup na tao. Pero kung kayo ma-makeup na tao, depende na sa inyo ha. So, ganyan lang. Pataas, alam mo na, yung mga artista. Pataas. Okay, ayan. Bago ligo naman tayo, kaya malinis naman yung mukha natin.
Okay, ayan, kita niya malinis, oh. Tapos niyan, kapag tayo nakapag-toner na ng ating face, habang pinapatuyo natin yung toner sa ating face, maglalagay muna tayo ng lotion sa ating katawan. At ang sabi dito ni Dr. Willie Ong, kung sobrang dry yung balat mo, kagaya ako, dry skin ako, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-apply ka ng unang apply ng lotion, tapos pag na-absorb na ng balat mo yung lotion, maaari ka mag-reapply uli ng lotion sa katawan mo para mawala yung pagka-dry na ang aking skin. At ganun naman talaga yung ginagawa ko dahil nga ako ay dry skin. Ito yung lotion na ginagamit ko, napansin nyo, konti na lang siya, ayan. Sa Watson ko itong nabili, sobrang mura lang. Ito yung napili ko kasi nga dry skin ako, meron itong mga coco, ayan, virgin coco, ayan. So, kukuha lang ako ng konti. Tapos, lagay mo lang sa kamay mo. At ang payo rin ni Dr. William, huwag kang mamili ng lotion na sobrang mabango. So, ayan, lotion. And then, lalagyan ko muna yung buong katawan ko ng lotion, ha. Ayan, tapos na ako maglagay ng lotion at na second coat ko na siya. Second reapply. Ngayon naman, tapos na tayo sa ating lotion at medyo tuyo na rin naman yung aking kamay sa lotion. Ang sabi rin dito ni Dr. Willie Ong, maaari tayo maglagay ng yung lotion na pang mukha, ha? Hindi itong lotion na to. Lotion na pang mukha ako, ang gagamitin ko yung moisturizer sa ating mukha. Maaari mo rin daw lagyan yung medyo ilalim, yung ilalim ng mata mo para mawala yung pangingitim. Yun ang sabi niya. So ako, gagamit tayo ng Celitech na moisturizer. Ayan, ganyan yung itsura niyo. Yan. Tapos, yan. Lagay wala sa face mo. Sobrang nakakatulong to sa akin kasi nga dry skin ako. Yan. Okay, lagyan ng ilalim. Ako nga ganito, oh, pumipikit akong ganyan, tapos nilalagyan ko. Kita nyo, oh, parang naging alive ang aking face lang. Okay, ayan, tapos na tayo sa step na binigay ni Dr. Willie Ong sa kanyang payo sa tamang pagligo para kuminis ang ating balat. Done na tayo, 100%, at ngayon ako ay magbibis na. At kayo, syempre, mag-iingat po tayong lahat, ha, dahil sa panahon natin ngayon. So, yan lang guys na ngayon. Maraming salamat. Babush!